So, may nagbigay kay Lolo ng isang katutak na sayote. Nag-request si Lolo na mag-isa daw ako ng sayote. So, why not? May bagong bigay ng cellphone. And so, ano bang ating update? Gigisahin ko lang, aray, kumuha lang ako ng kaunting baboy. Doon sa inihanda nila, hindi ko alam kung anong lulutuin niya. Basta, ang akin ay ginisang sayote. Kaya lang, walang kamatis. Okay lang. Grabe ako chilo. And, ready na ating mga gagamitin. At may natin na pa, oh. And let's cook na. Ay ko, lagot ako. And let's cook na. Buksan natin ang ating exhaust fan. At ang ating lights. Kita niyo pa ang palights natin. Ayan, oh. Isa na lang. Okay, and let's cook. Yung pinagluto ko kanina ng itlog at hotdog. Okay na yan. Para sa ating isang gulay. Alam niyo na naman kung paano magluto ng gulay, ano? Devil ka mo na lang siya mamaya. Baka dumating na rin siya. Pabay pa, mabilis tayo. Bye! And so, mabalik na tayo sa ating kwentuhan. And andito ako sa ating sala, sa aking favorite na sofa. Pero mas okay din naman tong sofang to kasi andyan lagi kami ng Hatambay family. At talagang dyan kami kasya. Hindi dito makitid to eh. Pero maganda yung panit niya. Di ba? Ang ganda-ganda. Tapos may cortina dito. Kaya ang ganda. Tapos maliwanag from here sa pinto. Basta maganda. And bukod dun, may chimney pa tayo dito sa pa-background. Ay, dapat pala. Gipin natin yung chimney. Okay? And so, mabalik tayo sa usapan. Rolling na ba ang ating camera? Yes, rolling na. Yes, that's it. Sinama natin ang chimney. Falling tayo ng konti dito sa kabila. So, ang pag-uusapan natin, ano, naka-schedule pala kami dito nga pala sa bahay namin. Kaya nga, rent lang tayo. Ay, every 3 months pala ay nag-inspection yung landlady natin o landlord. Lalaki pala siya, landlord. Tapos, hindi ko lang alam kung agent shop siya. Kasi parang company. Ang galing nga eh. So, bago akong tenant. Nagpasa siya sa akin sa email. Tapos, through cellphone, doon ako pumirma ng kontrata ko. Ang galing! Meron siya lang app na pinasa sa akin. Kaya yon legal na akong tenant sa ating bahay. So, kinailangan ko din yung requirements ko para sa aking proof of residence. Basta alam nyo na yun kung saan gagamitin. And so, yun nga. Speaking of pagbisita. So, yun nga. Nakiusap ako na mabisita ko yung ating halaman. Minsan, video call. Minsan, pa-picture. Nakikisuyo ako sa nakatira sa ating bahay, relatives ni Lolo, na pa-picture ako ng mga halaman ko. And, yun nga ngayon ang ating pag-uusapan. Update natin ang ating mga plants. At marami pa rin akong gustong makita. Miss ko na talaga ang garden ko. Grabe. And so, may papayaw tayong pag-uusapan yan tungkol sa aking ano, halaman. Pero may good, may bad. Oh, may gulay. Kaya lalong namimiss ko ang pagkukutkot ng halaman. So, hindi natuloy yung ating sinabing bibigyan ako ng halaman nung Sunday kasi nakalimutan akong magbibigay. And, syempre, abang-abang lang tayo kung kailan niya maaalala, nakakahiya kasi mag-follow up kasi nanghihingi ka lang. And so, yun nga. Sana maaalala na niya sa next Sunday. Ano? Para meron naman tayong nakutkot. At meron nga naman tayong update ulit sa halaman. Di ako masyado makapag-update sa labas kasi, ano, paiba-iba. Kanina, ang lakas ng ulan. Tapos ngayon, mainit. Ano ba yan? And so, yun nga. Bagay, normal na sa atin yan sa Pilipinas. Ganun din. So, pag-usapan na natin ang ating halaman. And, welcome to my garden sa Pinas. So, nakita niyo ng aking garden from Pinas. And okay naman ang aking mga halaman so far ay malalago sila at patuloy pa silang gumaganda. Kaya lang may mga concerns lang ako dito. Konti lang kalaman, konting-konti lang. And kikwento ko 'yan sa inyo
now na. Before ako umalis sa Pinas, ay nagpropagate muna ako ng iba't iba nating variety ng photos and ito na sila ngayon. And medyo lush na sila ngayon, is very very good naman. And ang ating mga iba pang mga plants, mga San Francisco, ang ating mga aglaumena, okay naman sila dyan. And ang ganda ng ating fern yata yun, galing pang Quezon, ay lumalaki na talaga siya. Tapos yung mga aglaw natin na medyo may sakit pa rin sila. Nanunuyo pa rin ang dahon. Pero yung binili nating last, ang ganda. And sa ating mga dulo-dulo mga plants, makikita natin yung ating mga aking mga caladium, ay ang gaganda na nila. Back to malalaking leaves na sila. Tapos yung ating dragon tail na nasa wall, alapad na ng dahon at medyo mataas-taas na. Very, very good. And so ito yung nasa labas natin na bakunan. Okay naman sila dyan. And yung ating nakalambiti na golden photos, medyo hindi pa rin siya ganun kalaki ang dahon. Sobrang lush na niya, pero hindi pa din siya naging giant. Sana maging giant na siya. And aglalush na ng ating mga nakapol na halaman. Very, very good. Tapos, ang ating elephant ear. Ang ating mga plants sa terrace. And ang mga nakahang nating iba't ibang variety ng photos. Ang ating queen marble. Ang ganda. Enjoy. Yan ang ating mga mother plant. And so ito talaga yung major concern ko. Ang ganda ng ating queen marble, kaya lang yung ating paborito pa naman ng ating manjula ay nawawala ang variation niya sa dahon niya. Tingnan niyo, nawawala na yung kulay puti. Kasi kung naandyan ako sana, puputulin ko yung wala ng variation para mag-revert siya. Pero wala nga ako eh. And sana nga yung inago ko sa revert na mga variation ng ating manjula ay magtuloy-tuloy na. Kasi nagapang ko na nga. And sana nga gumanda pa siya. Ang plant natin galing Quezon. Ang ganda. And may babies ng ating mother of million. Ang dami ng babies. And humigay din ako ng favor sa kanila. Sabi ko, papicture naman ng mga plants kung may mga flowers na. And ito yung sinad nila sa akin. So, ito nga yung halaman natin na last kong bit-bit kahit matusok-tusok galing pang Mindoro. Yan, nagkabulaklak na siya ngayon. And pinicturean siya ulit ngayon kasi hindi na lang siya iisang flower kundi dalawa na. Yes, dalawa na sila tiyang may flower. And ito yung pinakang latest na looks ng kanyang flower. Grabe, na-inlove talaga ako dito.
na natin ang mga updates natin sa ating halaman. Nakakamiss talaga na makita yung aking mga halaman. Nakakamiss, diba, ang mga halaman? Ang sarap pag-usapan yung mga halaman. Alam nyo, kaya ako pati naalala yun kasi nanonood ako ng mga ibang mga vlog na mga nasa garden nila. Pero ako, may garden ako, pero swangit din eh. Pero yung sa Pilipinas, syempre, effort ako doon. Pati ginastosan din yun ni Lolo, kaya yun. Namimiss ko na mga halaman ko. Eh, so ano magagawa natin? Andito tayo. Para bumili ng mga halaman kasi wala pa ako sweldo. Siyempre, iaagaw ko pa ba naman yung sa gastusin namin. And yun nga, pag-uusapan din natin minsan yung mga gastusin natin dito sa New Zealand, dito sa Lower Hutt. At para maging aware din kayo sa mga gastusin dito, part anytime na pumunta kayo dito, na para ma-estimate nyo kung kaya ba or kakayanin or sisiw lang sa inyo, sana all. Sisimula ang gastusin sa inyo, sana all. And so, yun nga, sana magka-work na ako. Saka nakakainip na rin. At saka para makatulong na rin tayo kay Lolo para sa ating standard of living dito. So, pag-usapan natin yan, ano, magre-research lang ako kay Lolo, interviewin ko lang si Lolo. Kasi siya naman may alam talaga ng budget dito. Hindi katulad sa Pilipinas na aware din ako. And so, napapasalamat din ako sa ating nag-aalaga sa ating mga halaman doon sa Pilipinas. And sana ay lalo pa siyang gumanda ng gumanda kahit wala ako. And thankful ako dahil ang naiwan doon ay ang inay din. Kasi maalam talaga sa halaman din ang inay. And sana ay, miss ko na talaga. Gusto ko makita yung mga kung ano yung nag-improve. Alin ba ang namumulaklak at lumalago. At alam ko kailangan ng mayroong maitrim doon, maipropagate. Ano? Yes, ipagpasaubayan na natin yung sa kanila. And ang gawin na lang natin ay ang magpaganda ng garden dito sa kung saan tayo naroroon. And magtrabaho. At ano, pag mga may update na sa akin sa halaman, kikwento ko ulit yan sa inyo. Sama-sama ulit tayong gunitain at alalahanin ng ating mga halaman. And that's all for today's video. Thanks for watching! Bye!